Good evening sa mga nanonood sa atin ngayon. We are live. I am with Pageant Royalty, Jesson Cappuccino of Sashes and Chips. Pasensya na guys, medyo wonky yung angulo natin ngayon. We are at Serenity. This is the branch here in Morato. So maraming salamat sa mga tao sa Serenity na pinayagan kami film dito. So, good evening! Agad-agad si Agvelicious. We're waiting for Sir Jesson para maayos naman niya yung live niya on Kumu. So, if you can't watch here, you can definitely watch us at Kumu. So, double whammy na to. Marami tayong pag-uusapan ngayon. This is a Thursday. Alam ko wala sa hulog itong ating pagpapalive ngayon. But, Sir Jesson and I, we just got back from Camel Mercado send-off. Yeah. So presentation send-off. So marami kaming nahasagap na chismis doon. Might as well pag-usapan na natin ngayon. Asher, mag-hello muna ako sa inyo habang inaayos pa ni Sir Jesson kasi alam ko ayaw niyo masyado nag-hello dito. Okay. Valentina is also here. Biology TV is also here. Kit E, nakaabot din sa live. Wala talaga sa schedule tong live natin. Pero Gerald Calma, I took the opportunity kasi paminsan-minsan lang kami mag-abot ni Sir Jesson at maraming chismis yan si Sir Jesson. Might as well, ipa-decode na natin para hindi ngumingiwi yung mga mukha niyo, tsaka yung mga mata niyo, tsaka yung mouth niyo habang nagbabasa ng kung ano-ano. Speaking of tea, nakakalamansi ako ngayon kasi kapag nasobrahan ako ng kape, baka naman di na makapagsalita. Ano, kamusta na yan? Buhay pa ba yan ang koneksyonis mo? Ito, buhay yung koneksyon. It's the newbie in ano in Kumu. Yes, medyo, yung mga thunders na katulad namin eh. Yes, Sir Rene ng Just Beauty, nakaabot ka. Nagsiset up pa lang naman si Sir Jesson. That's why I'm taking the opportunity to say hello to you. Alam ko maraming Gina G sa Miss Earth Philippines ngayon. Kami man, Gina G sa Miss Earth Philippines. Kasi syempre kami yung natapunan ng mga unang balita. Ayan. Yeah. Hey, Lord Rodan. Hello, hello. Si Eugene is saying, hola, Costa Rica. Ayan. Tamang-tama because the lady we had this event for kanina, she's going naman to Ecuador. So, lakas maka-hola. Okay. Eves de Campos. Okay. I think I'm just gonna migrate to IG Live. She's just gonna migrate to IG Live. Kasi okay, Biology not... TV ay nanggigigil. Si Ron's Digi Diary also. Maayong gabi sa inyong lahat. MAA, of course, as well as Tracy for Miss World. So, yes, nabalitaan nyo na ba yung nangyari sa Miss Philippines Earth? Pag-uusapan natin yan kasi si Sir Jesson, siya yung aking insider doon. Alam nyo naman, ang tita nyo, palaging outsider. Okay, so bigyan ko muna kayo ng context sa nangyayari. So, ang Miss Earth kasi, Miss Philippines Earth, February pa lang guys, nagpapapageant na ang Miss Philippines Earth. Meaning to say, February pa lang, nagsustart ng mag-produce ng content itong mga girls na to. So, kasama yung mga video paandar, mga photoshoot paandar, na ganyan. Ngayon, siguro dahil sinabi na virtual lang, eh, di ba may thinking tayo palagi na kapag virtual, hindi masyado nagmamatter yung height. So, let's be objective about this. So, sa first part, responsibility talaga ng kandidata yun. Kasi nakikita naman nila sa website na may height requirement. Kaso lang, hindi ko lang mabalikan kung ano yung announcement ng Miss Philippines Earth nung nag-open sila ng pageant this year. Kasi ang binibining Pilipinas, parang hindi na masyadong mahigpit sa height. Lalo na naman ang Miss Universe Philippines, hindi na rin gason ka higpit ngayon sa height. So, ano na tayo ngayon? It's like less than what, 3 weeks? Less than a month bago magkaroon ng... Yeah, less than... Mga 3 weeks. Mga 3 weeks, oo, bago mag-pageant. These girls were already official candidates. And then, I think nahuli yung height nila kasi meron na silang mga sponsor visits. Tapos meron na silang mga government keme-keme visits. Tapos ngayon palang na-catch ng organization na parang may ibang girls na hindi pasok yung height. So, yes, nandun na ako. Parang, ano ba naman, yung 5'3 and a half, hindi niyo pa ba i-consider yan?
I mean, considering na halos million na yung nagagastos nitong mga girls na to. So, ang usapan ngayon is bakit pinabayaan ng Miss Philippines Earth? Parang wala na nga masyadong ginagawa yung Miss Philippines Earth to begin with. I mean, in lifting the gloss factor, yeah. Okay na ba tayo? Okay, yes, we're live na. We're live. Bakit ayaw mo iganun? Para hindi ka nahihirapan. Wait lang. Diba? Parang effort siya. Yes, parang effort talaga siya. So, yun yeah. na lang sa akin. Kasi parang, yun na lang ang gagawin nyo. Fair. At hindi nyo pa sabihan yung mga girls na ang glossy mo tignan. Ay, talaga ba ang glossy ko kahit na namumuti na naman yung buhok? Thank you. So yun, so bakit hindi sabihan yung mga girls knowing na gumagastos na sila, official candidate na sila, ngayon pa ba sila malalaglag dahil sa height? So ano, umpisa pa lang, pinalakas na nila yung announcement na there are strict on height. Oo, strict sila sa height. Plus yung case ni Miss Antipolo, 5'3½". Tapos, oh, I mean, if it's just a matter of like a half an inch, parang pwede nang patawarin yun. Kasi heels naman, if you wear, you know, very high heels naman, di naman magkakatuloy yung 5'3 sa 5'4". Yun lang. And even yung mga 5'6, 5'7, di ba parang, ano na din yun eh? Carry na din yun. Ay, sino nagsasabi sa'yo? Nako, dapat daw ang ginawa, ang ginagamit mo na lang, Sir Jason, yung YouTube. Si Eve De Campos, bad trip yung kay Antipolo. Bad trip talaga yung kay Antipolo and the other girls. Kasi nga naman, guys, pandemic ngayon, gumastos yung mga yan. Pati yung mga pa-video-video na ganyan, tsaka yung pang-meet and greet na yan, hindi kaya mura yan. Paano pa kaya yung mismong technical aspect ng and, di ba ang napag-uusapan kanina sa may, ano, sa may send-off na umaabot ng 100K per outing, per video kineso yung mga candidates. Hindi biro gastos yung 100K. Kung anim na event yun, ano bang height ni Ocol? Tinatanong ni Leo Guard. 5'3"? 5'3 ba siya? Oo. I'm not sure. Pero gosh guys, si Ocol pasok na siya sa Miss Universe Philippines. Parang hindi ba nila kinonsider yung hatak na yun? Oo. Tsaka, ang sabi nila, parang mahihiya daw tayo, mababash daw sila pag nag-corona sila ng 5'4". Guys, si Roxy, 5'4 lang din. Hindi lang masyado na may-mention. Ayan, na-mention dito sa IG na, ang sinabi ni measurement, nasa 5'3 na siya, so quite push pa. I mean, 5'3, if you're really strict on, ano, on height requirements, dapat sana, nagkaroon na kayo ng measurement doon sa application process doon, pa lang. Bago pa lang. Kasi be, ang ano ngayon, okay lang naman na may height requirement. Kung talagang ayaw nila ng 5'4 pataas. Pero yung timing. Kasi February pa sila nagkakaroon ng pre-pageant activities. Bakit doon pa lang hindi pa sila nagsukatan? Bakit kailangan paabutin pa sa point na bukas na yata yung announcement ng top 20 candidates. Tapos hindi nila sinabi na, hey, may height pala tayo. So a lot of you na super competitive girls na akala nila, hey, I open doors, I'm petite, I'm here at this competition, I'm fighting for the petite girls. Hindi, syempre nawala na yun sa pagkataon nila, nawala na yung sign na yun. May sinabi si girlfriend Kedge na sana sa umpisa pa lang, earlier nagkaroon na ng measurement, which is, yun naman ang ginagawa ng Binibini Pilipinas na bago sila i-ano sa as candidates, nagkakaroon ng height measurements before they actually inform na ito yung mga pasok sa top 40. Mm-hmm. Can these contestants file a case against MPA Nathan's Corner? Anong assessment mo dyan? Parang nasa pabor sa MPE yung law because they're not regulated eh. Ang pageants kasi hindi regulated. Mm. Although, their brand image will suffer. Definitely. Well, parang technically wala yata tayong habol legally. Oo. Kasi naka-fine print naman yata sa website nila na parang 5'4 talaga yung limit nila. Oh. Siguro ang pinag-uusapan natin ngayon is, bakit inalaw? Ba't siya inalaw ng ganito? Wait! Good morning, Roscoe. Hi, Roscoe! Good evening! Hi, Tita Sir Jason, Pamilki, excited for Binibining Pilipinas. So yes, pag-uusapan natin ng Binibining Pilipinas also because Sir Jason is an insider, I'm an outsider. Ayan. Marami lang nagsusumbong. Ah, marami? Maraming nagsusumbong. Kasi
Unahin na muna natin si FPE. Oh, sige, FPE. Kasi muna. Ano, pero mag-hello muna tayo dito kay President Nina in Netherlands right now. Naku, ang pogi mo daw, Sir Jess. Ay, thank you. Ba? Nangayayat siya. Camera angle lang po yan. Si Kegon, sabi niya, tita, baka naman may side ng story ang MEP. Sana maglabas ng... Sana, maglabas na. We were hoping. Oo. Kasi, hindi naman sa... We're jumping on the bandwagon na we're all against MPE. Hindi, ako, I'm jumping. We're just wanting an explanation why it took them so long. Mm-hmm. Bakit? Pwede namang umpisa pa lang ng competition. Plinansya na siya. Ganon. Bakit? Why now? Hindi, yun na nga eh. Kasi guys, alam naman natin na medyo hirap ang MPE to gain... Ay, support. Hello from Ilagan, Isabela. Ayan. So, kay Isabela din ako. I'm from Naguilian. Ano ba ang ginagawa nitong mga kaibigan ko? Ano, ititigil na natin to. May mga friendly friends ako until I change it. Nag-mute ako, guys. Anyway. Kasi ngayon lang tayo nagkita. Ngayon lang. I mean, it's pageant season, pero it's so ironic na parang hindi tayo mag-meet. It's kasi nagmumotor ako kada. It's been 2 weeks, 3 weeks na pinag-uusapan natin na magla-live kami. And then hindi natutuloy-tuloy. Kaya ngayon sabi ko, ay, nandito na si tita, nandito na ako. Gana pa ako na maliwanan. Oo. Ano na tayo? G na tayo sa ano. Ito si Eves de Ocampos, may sinasabi. Dapat po kasi wala ng carousel ang MPE. Yung ME na lang sa kanila. Kasi hindi maayos yung pag-handle. Alam mo, na-mention to sa akin ni Tita B, mahina kasi ako guys sa Miss Philippines Earth. Pero pag humahanas ako ng ganyan, it's mostly Gina G lang ako sa nangyayari sa mga girls. Pero na-explain na sa akin to ni Tita B. Alam niyo naman guys, si Tita B yung ating resident Earth. Oo. Pero hindi talaga siya rin maamor sa MPE. Kasi talagang ang amor niya nasa ME. And na-explain niya sa akin na totoo, dapat yung handling ng local pageant, yung MPE, dapat sa iba na talaga pinakahandle. Yes, I agree. And napag-usapan na natin nun, sana ibigay na lang sa Binibining Pilipinas. So kaya naman sa Mutya. Kasi parang feeling ko mas ma-elevate at maaalagaan nila yung branding locally. Tsaka yung kandidata. Kasi napansin nyo guys, yung candidates ng MPE natin ngayon, kung sakaling may gloss factor man sa kanila, it's their core team. It's because sila ang gumagastos on their own. Like Roxy, Nana, parang sila yung may sariling paandar na wala masyadong basbas ng walang nilabas. Parang if you're a teacher, parang magbibigay ka ng assignment, you're just giving them the basic parameters of yung isasubmit na requirement and then bahala siya kung ano yung format, bahala si student kung ano yung format, ano yung presentation, yes, ganyan. So, kumbaga hindi siya uniform, wala siyang parang masasabi mo na lahat kayo may sinusundan na script or something. Kaya nagmumukatuloy na yung iba glossy, yung iba hindi. And may tanong kanina dito si girlfriend Kedge kung tatanggalin ba ang height requirement? Alam mo, okay, again, okay lang may height requirement sa akin. Yes, being same. An old school pageant yes, fan. Same. Pero guys, timing. Kumbaga, nandun ako, nilagay nyo sa fine print, nilagay nyo sa website. Eh, makulit ang mga Pilipino, talagang ipipilit. Ano ba naman ang konting effort na mag-announcement at sabihin, 5'4", pataas lang ang tinatanggap. And ano talaga, sa umpisa pa lang, gano'n ba kahirap? Be very communicative dun sa mga candidates nyo na nag-a-apply na kapag 5'4 ka, you are on the risk na matanggal kung hindi mo ma-meet yung requirement. Yeah. Kumbaga sa umpisa pa lang, nasabi na, nabanggit, na reiterate ng ilang beses para yung mga candidates, alam na nila yun. Hindi, tsaka alam na pag they're below the requirement, then medyo umatras-atras na sila. Hindi ko rin naman kasi guys masabi na may fault din si kandidata. Because you have to understand,
they came also from pageants na walang height requirement. Yes. So hindi mo maiaalis na parang nag-assume na or Earth to, mas inclusive ang Earth, baka mas okay sa kanila. Yeah. And for the longest time, binenta natin yung idea na virtual naman yan, it really won't matter kasi hindi naman kayo. That is why I don't like virtual pageants. Yun nga rin. Kasi parang binibigyan mo rin sila ng false hopes tapos ano pala yun kapag regular na pageant na hindi na pala kami pasok din. So parang temporary lang pala yung pinapasok nyo sila sa mga virtual-virtual na ganyan. At saka, ang ayaw ko sa virtual is, aside from the fact na yung mga candidates na yung gumagastos, no expense sobra, ng... Sobra, walang limit yun, guys, ha? Oo, at walang man lang... Wala silang bracket, walang ceiling yung paglabas nila ng pera. Plus, sana man lang, mag-ambag yung org na, okay, we'll give you equipment. Yun na yung sinasabi natin. Diba? Para medyo uniform naman. Or at least, para fair. Kasi, syempre, yung mga, the girls who have versus who have not, na umaasa lang sa mga ex-deal, sa mga ex-deal pamigay ng mga government, ng mga LGUs nila, syempre, they're at a disadvantage. Tsaka syempre kapag LGUs na yung gumagalaw, alam naman natin na nalilihis yung priorities niya na hindi mo palaging kailangan ipilit na, I'm gonna be wearing the Philippine sash. Syempre, unahin mo na nila yung probinsya nila. Yes. Okay, tanongin natin to, medyo lumipat na siguro tayo sa binibining Pilipinas. Mm-hmm. I think all across the board, nag-agree tayo na may ang Miss Philippines Earth. Apparently, ayaw pa nilang gumalaw ngayon. Pero medyo nakakalampag na rin sila. So, sana... We're waiting for an official na official na word from them. Ay, JD, single ka ba daw, sir? Cute mo daw. Thank you. Single and ready to mingle. Pwede na natin i-. Okay, pag virtual kasi hindi makakakain si Tita Lavinia. Hindi ko na gets yun, MK Chan. Sana na-gets ko siya. Cory Quirino can easily run MP. Sabi ko nga, kung ayaw na binibining Pilipinas, ibigay sa mutya, di ba? Kung ayaw na sa mutya, binibining Pilipinas is fair. Let's answer this one from Steph Tang. Binibini na tayo ngayon. Tita, paid po ba ng binibini sila Raymond Saldana? Ang dami kasing photoshoots ng BBP. Ang MUPH walang ganon. I think they're paid. I think may retainer sila. Anong take mo dyan? I am not sure because each sponsor has a different contract. Ah, okay. Sa mga ganyan. So, is Sir Raymond considered a sponsor or so a partner? He is a sponsor. Ah, so sponsor si Sir Raymond. So, marami siyang sinasabi as sponsor sa mga sa mga events ng Binibini. However, I am sure that yung relationship niya with Binibini is much deeper than just a mere sponsor. Okay. Alam mo yun, yung it's not just a business relationship with Binibini okay. anymore. So parang it's also archiving kung ano yung nangyari sa year na yun. Oo. And also, I think that may certain power siya sa Binibini. Ah, okay. So parang, okay, I get it. So parang si Sir Raymond, hindi lang siya basta sponsor. Yes. He also archives. And then may say, no? May say sa... I think so. Okay. Kasi, during the press presentation, hindi niyo napansin, he was sitting as one of the judges. Oh, okay. Dun sa press presentation. So, that's power, right? As a sponsor, binigyan ka ng seat to, so, to judge. So, yun hindi natin alam, guys, ha, kung sponsor siya or siya mismo yung nag-offer ng full photographic services niya sa Binibini. Okay. Maraming salamat kung sino man doon. Si XY, thank you XY na nakaabot ka ngayon. Kay Gons is saying something about Allison. Pag-usapan natin mga si Allison. Pag-usapan natin si Allison na mag-usapan na yun. So sa ngayon, magbinibini muna tayo. So for context, binibini Pilipinas National Costume. Nilalabas nila pa isa-isa. Pero hindi pa tayo kompleto doon. Moving forward. This coming Saturday ba or Sunday? Saturday. Magkikita-kita kami. Mag-aabot-abot tayo doon. Lahat ng mga manunood ng national costume. Sinong, who are you looking forward to see? Tikbalang din ako. I have three na tinitignan ko. Actually, four na ngayon niya. Kasi ako hindi ko tinignan yung exhibit. I'm constantly changing my list kasi parang as I read something about the costumes, parang meron kang, okay, that makes sense. Okay. So, I think
Of course, conversation starter si Gabby Bashano with her very controversial na How do you feel? I wanna see muna the comments. How do you feel about Gabby Bashano's national costume? Kasi guys, ilang beses na natin to napag-usapan dito. Ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Pero kakwento ko pa rin. So, sige. Yung Gabby Bashano costume kasi, di ba si Mama Mary siya? So habang ginagawa nila yun, syempre medyo tahimik lang kami kasi medyo nagigets namin na posibleng mabash si Gabby doon. At nakikita nyo naman. Pero hindi nila masyado minimension. Actually, ayoko rin masyado ibida. Kaso lang, it is what it is. Yun yung talagang nangyari. Nanghingi sila ng peg for the costume of Gabby Bashano. And then, although hindi ko siya nasawsawan, kasi yun yung term namin, nakikisawsaw kami. Si Tita B found a parade in Europe, like a photos of a parade in Europe na parang meron mga walking frames, tapos yung mga famous paintings like yung Van Gogh, Girl with the Pearl Earring, nilagay nila sa frame na naglalakad. So yun yung concept na sinubmit sa team ni Gabby. And initially, we were thinking of the Palay Maiden that was painted by Fernando Amorsolo. Kasi kung titingnan natin, doable, unang-una Pilipinas, Pilipina, agriculture, medyo madaling i-execute yung damit na yun eh, kasi simple-simplihan lang eh. So medyo nagulat kami nung niyayari na si Mama Mary na siya. So sabi namin, which I think what they did was to make it make sense to unsa pinanggalingan niya. Ang ginawa naman niya is parang paid homage na lang to the festival na meron sa summer. So sa akin it's right or it's wrong, because the conversation about religion medyo mahirap kasi there are people who are loving the costume, there are people who don't like the costume, and most of the people who are not fan of the costume are the older generation na hindi ganun ka or who are more stick with tradition. Okay. Ayun. So for me, I am fascinated about is we have this conversation where there are people who are liking it, who are not offended by it. At the same time, there are people who are offended because of their religious beliefs. But ang nakakatawa lang doon is that it is probably mirroring yung change in societal, you know, perception on what is sacrilegious and what is blasphemous versus yung open-mindedness ng mga Pinoy to talk about these things at a larger scale, because they are now conversations na sinasabi, eh bakit sa sinakulo? Hindi, kaya nga maganda nga siya i-open up ngayon. Kaya siya magandang conversation starter, because you know, it forces you to be open-minded with the other person's perspective na pwedeng kaiba sa'yo. Actually, maganda itong sinabi ni Steph Tang, kasi di ba ang nagiging tingin natin ngayon. Ayan, sabi ni Steph Tang, ang ganda nung kay Gabby, hindi naman binaboy si Mama Mary. So I think ito yung parang free pass natin sa ganong klase ng costume, kung nakakababoy ba o hindi. In fairness naman to the team, in fairness to Gabby, medyo dignified na rin natin. I think siguro, Gabby gets a free pass because yung mukha niya, had it been a different person, ikaw, siguro si Budol, or siguro kung si Budol yun, talagang ang laki ng talks. Yun. No? Yeah. No? Pero I love yung costume ni Budol. Ay, mamaya, chikahin natin yan. Pero alam mo, ito kasi, kaya siya magandang conversation piece. Sabi ni Erwin, I love Gabby's costume. I don't see it as blasphemous because religious figures have already been featured before. I don't see this as any different from those using the rosaries. Ito ngayon gusto ko sabihin, kasi why would I question something so literal na mukha ni Gabby and then say something like, I super duper like Kaya Moreno's costume, or I super duper like Charmaine Elima's costume. It seems same din. Eh. Parang santo, rebulto rin ang dating. And plus the fact that I was the one who conceptualized yung national costume ni Maine. Ah, ni Maine. Oo, yun na nga. And I liked it. I love the fact that we are
having conversation about Mama Mary in the national level, considering na 2014 ba yun? Yung batch ni, there was this Argentinian yata na or Dominican Republic na or maybe Costa Rica who had Mama Virgin Mary talaga si na, ano? Ah, si Costa Rica to. Yeah, oh, si right, ano, diba? Si oh wait, kada for the Costa Rica, Costa Rica. Kimberly. Yes, Kimberly Castillo. Yun. Oh, yun. So, diba? I mean, why does they, bakit sila free pass? Bakit sa iba hindi? Di ba dapat kung magiging ano tayo, kung magiging fair tayo, kung hindi, edi hindi para sa lahat. Ito, so, Love God, sabi ni Dorothy, Love God Ibashanos Natkos, it's based on kitsch art. Madonna, Boy George, and other celebrities have done the same type of religious art. So, yeah. I guess we can agree, okay si Gabby ngayon, medyo polarizing lang, pero moving forward, sana wag na natin tahakin to kasi hindi natin... Let's be more... Sensitive na lang. Oo. Let's be more sensitive na baka. Hindi siya... Ah, Dominican, sorry. Dominican Republic pala si Kimberly Castillo. Ayan. So, okay. Yun nga, na-mention ko. Can you imagine kung si Nicole Harleen Gudo lang magsuot niyan? Mas malaking gulo yan. Pero... And i-open ko na rin na yung hindi rin natuwa yung mga fans with yung sa yung Santa Cruzan kay Harleen about her antics on the Sagala. So... Siguro, it's just that Gabby just had a better execution dahil nga dinaan sa ganda, dinaan sa or. And sa I also think na parang medyo ito yung direction na sinisteer nila tayo. Kasi na-remember nyo nung nasa Santa Cruzan, hindi na masyado nag-ayos si Gabby nun eh. So, ang nilabas na lang ni Gabby nun, simplihan na lang, tapos face na lang niya. So, I really think that she's really gunning for this direction. Okay, last na about this subject, guilty ka. Hindi naman Natkos yung Mama Mary eh. Okay, so meron tayong salungat ngayon. Worldwide ang Mama Mary, ang Kristyanismo. Dapat ang Natkos ay mismong native ng Pilipinas, hindi makikita sa ibang bansa o sa buong panig ng mundo. I think guilty ka, gets kita. I think siguro mas napadali yung argument nung kay Gabby na costume. Had it been a Mama Mary type of execution na mas malapit dun sa figure na nakikita natin sa Samar. Kasi, di ba, ang daming klase ng Mama Mary or ang daming klase ng... Yes, like the Guadalupe. Santo Niño also. It's not, ano, hindi siya yung Western na looking. I agree. So, may point naman siya doon. May point ka doon kasi parang yung naging execution ni Gabby, parang it's a general idea of a Mama Mary. Yeah. That's why it's seen as something heavily religious. But... kung sakaling, kunwari lang kung Black Nazarene siguro to, kung sinunod lang siguro nila yung itsura ng pagka-Black Nazarene. But the thing is, kung nag-Black Nazarene, there will still be people who will get offended. Yun nga, kaya nga mas mag-gets ko sana kung meron tayong comparison nung Nuestra Senora nila doon sa Samar. Kasi yun nga, ito kasi yung images and photos na nakikita natin din yung distribute sa mga dito, mga simbahan. So, I would get medyo bakit woke yung mga tao, lalo na ngayon, ayaw masyado pinupush yung religion, ayaw masyado na gine-generalize na lahat tayo Kristiyano dito. So, okay. For Gabby, alam ko she's shaken. I do know that medyo ilang araw niya na itong pinaghahandaan. Aware siya sa backlash and aware din talaga siya sa sinasabi ng mga tao, sinabihan na namin, Gabby, sa mga panahon ngayon na huwag ka na magbasa ng social media. Mababasag at mababasag ka ngayon. Tanggap naman niya. Let's go naman doon sa isang national question na gusto kong pag-usapan. Sige. Si Tikbalang. Tikbalang, okay. Doon tayo kay Tikbalang. Pero may chismis ako dyan sa Tikbalang. Ewan ko kung totoo. Sabihan ahead. Mo ako. Sige, if I heard about that chismis. May chismis daw dyan. Noong una yata, hindi yata masyadong happy si Graciela Liman daw sa concept. Parang may chismis ako na may nag-walk out na paandar. May ganyan ba? May ganyan ba kayo naririnig? Wala akong naririnig. Ay, meron. Shit, ako lang pala. Sorry. Pero sorry. Pero it worked.
It did. It went. Siguro ano lang, kapit lang kay Paolo. Kapit lang sa mga ideas ni Paolo tsaka sa execution niya. I think naman, yung not cost na suman ni Honey last 2019, no? Mm-hmm. Tama ba 2019? 2019. Oh. Tama, 2019. I think, dun pa lang nakitaan mo na may concept. Meron. There's something that... It's always out of the box. It's not something na... Exactly. And that is why I love yung costume. Ako rin. Well, sabi pala dito, sabi ni John Rendell pala, kay Graciela yung idea na yun. Ah. Kapit pa lang. Pero yun din yung narinig ko ng chismis, na parang may isang event yata or something, medyo na-offend yata siya or something, tapos parang nagkaroon ng walk-out moment. Oh. So I don't know if it was in any way connected with the Tikbalang costume or if it was something else, an insider joke, but whatever it was, nung lumabas na si Tikbalang, ganda. Tsaka talagang dito ka to another level. Hindi lang siya basta nagsapatos. And it's taking, you know, the stuff of nightmares, tapos gawin mong glamorosa. Imagine mo na lang kung aswang yung next na maisip ni Paolo, tapos paano niya gagawin pa lang glamorosa. Gusto ko, Paolo, nasa na ba yung ating manananggal? Yun ang mga inaantay ko sa buhay ko. Pero ayun nga, sabi ni Steph Tang, concept niya yung Tikbalang. At kung concept niya yun, kudos talaga to Paolo for executing. Well. Kasi yun nga, hindi lang sapatos yung ginawa niya, guys. Stilts! Technically, it's not shoes. Kasi ano talaga, talagang a feet and a half yung taas ng ano, nung sapatos niya na gagamitin. So parang, wow. Tsaka kailangan may practice yung gano'n na very fluid. Naku, mag-hello muna tayo kay Carlo De Villa. Alam naman natin na ginagawa natin to for mental health at para medyo okay naman tayo itong linggo. Carlo is saying, hi tita, I just recovered from a temporary blindness. Gets kita kasi yung jowa ko may blind camera na nangyayari. Get well soon. Yes, I was watching your live last week while driving when I had a mild stroke. Nakakaloka ka, Carlo. Okay ka ba? Miguel Rivera from Dubai, mag-ingat ka, Carlo, or Miguel, mag-ingat ka. At nakakaloka naman itong mga ganito. Dapat may kasama pala. Lalo na yung mga stroke na ganyan. Kaya hindi ko maiwan-iwanan ng tatay ko kuminsan because technically yung brain clot niya showed... basically mild stroke na rin yun kasi it's brain clotting sa ano eh. Pero okay ka na. Okay ka na ngayon. Sasali ka lang dito sa akin. Sana okay ka na. Yeah. ZJA, paano yung manananggal na kuya nang aantayin natin kay Paolo? Yan yung challenge. Manananggal tik-tik next, Paolo. Gail or Rante? Magkaiba yung konsepto ng manananggal at tik-tik sa amin. Sa amin din. Okay. Sa amin din. Okay. Pero... mas mythical sa amin ang tik-tik kasi hindi mo pa nakikita kung ano siya. Kung ano yung what we only know is yung thread-like na tongue. Pero alam niyo ba naka-experience na ba kayo ng tik-tik? Kasi ako, ako naka-experience ako pero hindi ko alam kung hindi siya katang-isip kasi narinig ko siya eh. Apparently, it's really a bird na sa gabi, maririnig mo tapos yung sound talaga niya is tik-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 
naalala, nakakatlo ka lang kasi nanood ako, habang nagme-makeup kanina, nanood kami ni Papa Ron ng Jessica Soho. Eh, ang balita ba naman kanina, yung parang call center agent na doppelganger. Nabalitaan mo ba to? Work from home si Kuya, tapos di parang, hello, parang, this is Kemi from financial Kemi. Tapos merong figure sa loob ng CR na ginagaya yung boses niya. My God! Tapos syempre nandun si Kaluwag? Sino ba yun? Si... yung mystic someone. Anyway, mas nakaka-shock ito yung tune. So, na-out of topic na tayo kasi nga tik-tik. Teka, basta panoorin niyo yun sa Jessica Soho. Ed Kaluwag, ayun. So, si Ed Kaluwag pumunta doon. Eh, syempre, medyo nakaka-shock ito yung tune. So, sabi ni Ron kanina, sabi ko, babe, iiwanan kita sa bahay kasi may event pa ako. Sabi niya, na, pag may marinig talaga ako, iwanan.
iwanan ko itong bahay na ito. Labas ako. Ah, labas lang. Sabi ko, parang mga pusa natin. Ah, iwanan ko yan. Ito, gagawin ito. Uy, birthing. Ah, naku, guys, alam ko marami yata natatamahan ngayon. Ha? Recovering from COVID. Mag-ingat ka, Bert. At sana hindi ganun siya kalala. No? Alam ko marami ngayon, kahit mga kandidata, may nadadali ng COVID. One of the candidates apparently tested with positive sa COVID. Ingat-ingat na, lalo na ano, malapit na yung mga pageant ngayon. Yeah. Thank you for your company, Vietnam Reps. Ang lalakas, grabe ang Vietnam. Grabe. Tsaka all across the board, that doesn't matter kung Supra yan or Miss Universe. Yes, yeah? At saka yung current candidates sila sa both Mr. and Miss Supra. Kalidad, no? Sobra. Kalidad. Alam mo, ganun talaga pag nagiging aggressive na yung mga countries, tapos na-unlock na nila yung mga secrets natin. Babawi tayo sa Mr. and Miss International. Uy, o nga pala, si Gwaping, andun ka sa Mr. International. Yes, nandun ako. Magkwento ka nga muna saglit kasi okay. Wala ako doon. With the Mr. International, alam mong si MJ talaga yung face value. Yung winner, runaway winner that night because he performed well in every stage of the competition. May charm siya eh. Meron so siyang, charming. May charm pero siya. Pero yung physical aspect, kwento naman natin sa ating mga viewers. Maraming pandesal, kayo manggi, yes. Chiseled, ano pang mga issues natin, Oscar Pautad from Bahrain. Ang maganda is yung ngipin, pag mumiti, very balanced siyang tignan. Means bone structure niya, very masculine, hindi mo maiisip. Maiisipin na ano na. May naisip ako na term, pero wag na lang kasi naka-live tayo. Gusto ko sa taas baba, pero wag na lang. Hindi mo siya iisipin na berde ang dugo. Ah, okay. Ganun. Okay, so, okay. Mamang mama. Karagandar ba ito, Chos? Yung mga fantasies natin. Yung mga ganun, oo. Pero kapag nagsalita, alta. Ah, alta. So, ay, very Maxine Medina pala ang datingan. Yes. Kayo manggi, pero alta-alta. Yes. Okay. Uy, Chris Valiehera, maraming salamat. Dahil kay Graciela, naging magandang gabi bayan. So true. Nabigyan ko patuloy kayo ng libreng views para kay Miss Jessica Soho. Super bet ko talaga si Roberta to get MGI. So in case she won't win MU muna. Pag-usapan natin si Roberta Tumundong. Ang lakas, umpisa pa lang, sashing pa lang, or numbering pa lang. Agad-agad sinabihan na ako sa labas. Kasi nasa labas ako, nasa loob kayo. Ang sabi daw, kung may kokoronahan sila at that time, si Roberta isa sa mga kokoronahan nila. Why? Hindi lang malakas yung stage presence niya, pero very womanly no? Dating niya. Yung hindi niya like the press presentation, maraming nalalamayaan dun sa ipinakita niya. But if you were there inside the venue, may energy. Iba yung energy niya in person. At ito yung parang heat na nag-radiate. Yes. Na nag-iba yung temperature ng lugar. And yung pagtinignan mo siya na parang, matitaray na paano doon, napamura doon. Ganun yung race niya na parang, like in a non-pervy manner, gusto mo ba siyang hawak-hawak? yung alam mo yun, yung parang she is radiating na winner na ako. Okay. Luminya kayo. Ganun yung pero, and to come across that without being boastful. Ah, okay. Diba? Parang iba yung dating. So, I'm assuming that despite yung sinasabi niya na kahit na anong ground, okay lang sa kanya, I'm now thinking that if this is the last year that magbibigay tayo ng isang kandidata kay Angkol, okay. Ibigay natin sa kanya si Roberta. Tignan natin kung hindi pa siya, kasi nananap pa lang nanda ni Roberta in person eh. Yan yung tipong pwedeng MGI na MGI yung galawan. Yan lang yung sinasabi ko eh. Tsaka for me ha, very Valentina Figuera yung hubog niya. Oo. Charming, vibrant, vivacious. Yes. Yun yung mga gusto ni Uncle, yung may PR. Tapos at saka yung katawan. Katawan, tsaka height. Yung katawan, yung height. I'm a 5'9" with a very, hindi siya kinulang sa leeg. Yun hindi din. Naman, hindi naman, kinulang sa bias. Oo, hindi naman kinulang sa harap at sa likod. Uh-oh. I mean, may kurbada. I mean, ano pa ba ang hihingi ni Uncle sa kanya, di ba? If totoo yung mga chismes na last year na nga ni Uncle sa Binibini, then parang
let's keep our standards. Kay umayaw sa atin si uncle o hindi. Yes, exactly. Let's keep our standards na hindi kami magbibigyan ng putyo-putyo candidate. Mm-hmm. Bibigyan namin kayo ng kalidad na candidate para kahit na you ignore us, ang lalabas is, it's your loss, not ours. Mm-hmm. Ganon, yung parang nananampal ng ganda yung ipadala natin. Para kahit na win, lose, or draw, tayo pa din yung nanaig na, iba ang Pilipinas. Iba ang pinapadala ng Philippines when it comes to international true competitions. So yun yung gusto kong ma-achieve natin at maipakita natin na okay, kung manalo tayo, hindi. Yun na nga eh, para at least diba? Hindi na ma-water down yung standards exactly natin. Exactly. Mag-hello muna tayo kay okay Derek. Hello Derek, saan parte ng mundo ka? At Euro yan, Chos. Nakahabol. Sabi ni Graciela, tatlo pinagpipilian. Tikbalang, Tamaraw, at Manananggal. Oriental. Like no, Manananggal. Ba't hindi niyo pa binigay sa akin yung Manananggal? Pero okay lang. Willing to wait ako. Okay lang ako sa Tikbalang. They ended up with Tikbalang. Graciela for Intercon. I don't know if it was you, Derek, but in my previous lives, kasi alam naman natin sa MGI, ilang pangalan lang naman na nagro-rotate dyan. Ako talaga Team Roberta ako. Mm-hmm. Pero nagigets ko yung lakas ni Budol kung mag-perform yes si Budol. Hindi lang siya lakas physically, pero yung fanbase ang hirap banggain. Ang laking fanbase nito. And then of course, isa sa mga talagang alam na natin na pang MGI, si Graciela Liman. But Derek, and I remember some other commenter from my previous lives, mentioned that, you know, we should look into Graciela Liman for Intercon because she's actually a really good communicator and very Cindy yung datingan, carefree, yeah, sexy, magaling magsalita. Sabi ko, oo nga, no. Actually, bakit hindi natin naisip na Intercon, di ba? Yes. Kasi ngayon, I am also figuring out several other girls okay possibility for Intercon. Mm-hmm. And, as you all know, I went to Superbuds last night. Tapos nandun si Maureen Montaigne. Mm-hmm. And napag-uusapan namin yung mga, sino yung mga bets for Binibini. Mm-hmm. A lot of names were tossed about. And then isa sa mga names na we were talking about for Intercon was Gabby Lasciano. Okay. Yeah, Gabby. Na iniisip ko, makes sense. Pwede, oo. Diba? And we were also talking na with Gabby and Karen, kahit saan mo itapon except NGI siguro, pwede si Karen. Diba? Alam mo, ilalagay ko pa sa kahit pwede saan itapon, Chelsea. Yes. Kasi nga 23 lang si Chelsea, guys. At saka, nung press presentation, yung very MJ, medyo bakla. Abo makala. Pero medyo cold, held back. Classy, oo. So parang, shit, pag binakla pa ito ni Chelsea, pwede siya sa MGI, di ba? Parang, ang daming girls na kalidad, na kahit saan mo itapon, konting ayos here, konting ayos there sa pasarela, or probably sa styling, can be a great rep for any of the four titles na available. Pero eto, Sir Jason, dahil insider kayo, nandun kayo, sa amin nag-resonate ng hustong si CJ Opiasa. Paano kayo dun, nandun kayo sa ay naman, mismo venue? Mas lalo sa venue. Mas lalo. Kasi di ba alam naman natin, ang hirap ma-penetrate niyan, lalo na if you yes already have yung na-mind condition ka na na yeah merong mga malalakas na girls yes at wala yung pangalan mo doon. Paano mo babasagin yun? Can you tell us more about your experience watching CJ there, because yun yung umabot sa amin. Gasping ang mga nandun na parang even the mamangs, even the older generation. Yun ang hindi namin makita dahil we were facing differently. Pero kasi alam mo, nag-uusap yung mga yun. Ang chismis naman sa akin is, as usual, na-mention ko you na were to, at the back of the mamangs, but you know that they were talking. Ito naman daw, it was actually a piece of paper na nakita yung mga scores. Mm-hmm. Nakita yung mismo score ni CJ na mataas sa sa exam. Ayan, mataas yeah daw. So, ano I haven't seen nun that paper. But, makikita mo kung sino yung mga favorites ng mga madams dahil nag-uusap sila pag ano after. So sino yung mga medyo binulong-bulungan nila? Yung mga napansin ko lang were of course si Chelsea. Mm-hmm. May mga ilang mga
tawag ito, mga judges na, alam niyo yung simpleng ganun, simpleng, simpleng bulong-bulong. Bulong-bulong. Of course, Chelsea. I saw also kay Stacy. Ah, si Stacy. Face value naman yung si Stacy. Of course, si CJ nandiyan na din. Ako si Tita sa pageant din. Diyan si Tita B, oh. Hi! Parating ko sinasabi kay Gab sa intercon ko siya. Ayan. Isama na natin si Graciela na daw. Tapos, I'm not sure if it translated well sa pa-live. Pero, yung energy kina Karen, parang nag-hold back si Karen. I'm not sure. Pero if, kasi Karen, Diana face, face value. The face. Marami sa kanila ang nag-hold back, which I don't understand why. Kasi baka they're just aiming kasi lang talaga for the specific crowd, international na crowd. Is that smart though, to just aim for a specific crowd? I mean, wouldn't... Well, I was thinking, if you just aim for a specific crowd, hindi nagugulo yung utak ko. But at the same time, I'm also for girls na very flexible kasi at least kahit saan mo sila itapon para makontrain nila. I think it's okay to have, you know, a specific crowd in mind, but be more flexible in the manner na kung paano mo siya i-execute. Hindi yung nag-hold back ka dahil, ay, international kasi ganito ang expectation. Eh, ang international, kumukorona ng mga ibang girls na biglang left field, like Bintsy Ritor na reigning queen, na parang everybody was like, oh, ano? Bakit siya ang nanalo? Eh, wala siya sa radar lang karamihan. And then there was this one time that we were blindsided with the Lebanese na winner, the dark color na Christina Sawaya. Wala rin sa radar natin. And then, so, it just goes to say na there are people na might break the mold of what is the international or looking for. Pero, you know what? I don't know if it was yesterday, a few days ago, I was trying to check on visuals na ipapantapal ko dun sa video ko. And then I came across Edimar Martinez's page. So silip ako ng silip sa kay Mamang Edimar. Sultry ang bakla ngayon. But the point is, nakikita ko talaga si Karen Lori sa kanya. Yung dating ng Karen Lori na pwede mong ayusan. Here's the thing. Favorite siya. Aking favorite si Karen. Ng MIR. Mismong MIR. Yeah. Narinig ko. Last year, nabulungan ako na ang mga favorites ng MIR last year were Maureen, Hannah, Karen, and Vicky. Vicky as their number one. Okay. Pero syempre, alam naman natin ang nangyari sa 2020 edition, na naging 2021 edition, na delay, na postpone, maraming nangyari. So now, at bumalik si Karen, alam mo yun, yung parang on my end, naka-reserve ba siya as one of the possible titles, as possible frontrunners for the MI na title. And when I was having a conversation sa kanya with the event dito sa May Cubao Fiesta Park, Fiesta Harden yung guys. Whatever, basta dun sa May, yung mga may bouncy things for kids. Nabanggit niya na she alongside Gabby were aiming for the same crown nga daw, but they don't let the competition get in the way with their friendship. So alam mo yun, parang ang refreshing lang tignan na pareho kahit ang ini-aim ninyo, pero sasabunutan yan, girl, sasabunutan kita, tatanggal lang kita ng parte ng buhok mo, pero maliit lang. If you look at yung faces nila, pwedeng-pwede rin kasi talaga na sila ang may ilagay sa international. But also, hindi rin natin kasi masabi na we can, na ikahon lang natin sila doon, kasi like Chelsea, pwedeng babasag doon sa listahan for MI, di ba? Kasi lang, so, kung ang tagline ng MI ngayon, elegant or the most elegant woman, ako talaga nakita ko si Karen Lori. Si Karen face, talaga. Kasi iba talaga ang... Karen is one of the girls na kung hindi mo karanahan ngayon, kasi parang magsisisi ka.
So, panahon na dapat panahon niya. Panahon na niya. I wanna talk a little bit about Yana Aduana because I'm really a fan of Yana Aduana. I want her to win one of the crowns. It's just that apat lang ang corona natin. She's and vocal about Miss Intercon. She is, but I actually don't see her for Intercon. I'm looking at her international. I'm looking at her international, but I'm just thinking... Eto na naman tayo, may conversations na naman tayo on someone super young. Hatingin mo, ibibigay ba to sa kanya o magra-runner-up muna tayo? Parang manghihinayan ako ng runner-up kasi parang, ayan na yun eh. Parang unfair naman if, ano, if i-reserve ba? Talaga ba? Kung, kasi ang dami nila. May mare-reserve talaga. Kung mag-perform, hindi ibigay. Di ba? Okay. Saan ka ba dyan, when it comes to ibigay na lang, dun sa nag-perform o sentimental favorite dahil ilang taon na natin? Ang hirap. Ang hirap, no? Ang hirap mag-decide dyan. Buti na lang hindi tayo judge. May nagtatanong dito kanina, si Buta. Thoughts about Binibining Kamsir Kaya Moreno. Ako gusto ko siya sa laban niya ngayon. Oo. Gusto ko yung idea na medyo kinulot yung buhok niya, na hindi na siya sobrang flat kasi medyo manuo. So gusto ko na medyo nababalanse. Kasi ako gusto ko yung ano, yung kulay niya ngayon. Yung gusto ko yung kulay niya rin. Mas pronounced yung pagka-morena niya. Ano bang malakas na hatak ni Kaya Moreno? Kasi hindi ko naman siya masyado nakikita favorites. Ako, I started, you know, admiring her nung nakita ko yung national costume niya. Yeah, I like the costume. Ako, very mahilig ako sa mga Marian-inspired na mga costumes. So, ako man. So, kahit nasabihin natin katoliko ako, pero alam mo yun, when you see it there, plus... yung national costume niya kasi very, there's a tribal feel to the costume. Na parang, shit, Our Lady of Peña fan niya ka, when of Francia, ma talaga yung sobra. Thing. So yun. Diba? And alam mo, I'm excited ko pa pa ni Erampa. Okay. Kasi, you cannot do so much with the rosary eh. Kasi part of the... Ang limiting kasi ng costume din eh. So tingnan natin kung paano siya gagalaw dyan. Okay. Sino ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Okay. Isa pang gusto ko itanong sa'yo, anong magiging fate nitong ni Josh Di Maculangan? I think she's one of the most elegant this year. I think that... press presentation niya. Sobrang... ang linis ng styling niya ngayon. Pati yung demeanor niya, kalma-kalma. Because when we started... watching out for her. Parang palaging palaban si ate. Provincial pageant. Parang palaging game face on. Ngayon, during the press presentation, if I don't know if it nag-translate siya doon. Kasi hindi ko pa napapanood ng buo yung press presentation na reported. I'm relying on memory on what I saw during the press presentation. Pero yung lakad niya in person, ang alta-alta na hindi niya... Alam mo yun, yung may command and presence, pero refined. Hindi na masyadong... Hindi nagigil. Well, sinabi naman niya sa akin yun sa Ever Bilena. Sabi nila parang wala na silang masyado improve. Noong una, medyo skeptical ako kasi sabi ko, pag medyo nag-chill ka or medyo nag-relax ka, parang ang laki ng posibilidad na makuha yung bola sa'yo. So, I think they're doing well with holding back. Oo. And hindi siya yung tipong holding back na holding back for the sake of holding back. Okay. Kundi holding back kun para directional. Oo, may purpose. Yes. Purpose. Sasagutin ko lang to. Wait lang. Yes. Gusto din akong i-interject kay Natasha Jung. Ah, okay, si Natasha. Okay. Ang ganda ni girl, pero during the press presentation, yung energy niya was all over the place. So I hope na for the national costume show, medyo ma-reel in niya yung energies niya because medyo, hindi naman magaslaw, pero marami siyang unnecessary movements. Pero I think yun yung tamang term, medyo all over the place. Oo. Ako naman, ang observation ko sa kanya kasi among the pro-media girls, parang lahat sila nag-perform. Pagdating kay Natasha, I was expecting a lot from her because she's young, she's pretty. Actually, pag nakita niyo si Natasha na walang makeup on, mas maganda siya. Ganun yung... Oh, yeah. Tsaka maganda yung hubog naman. Mag-hello muna tayo kay Ronel. Ronel, umabot ka. Hello, Ronel. Good evening sa'yo. Very rare. Kaya inano ko na. Pag-usapan natin yan, Kim John Red. Mag-antay ka lang. Balikan ko lang. So, Natasha Jung, medyo tama ka. Hmm. Kasi nandun naman tayo sa press presentation nila. Ganun. Ayun din ang observation ko. Probably because she's young. Pero the way she answers,
Natasha is the same age as Rowan. Oh yeah, yeah, yeah. Mga 19. Pero so mas... I'm siguro I'm hoping that yung mga areas that needs to be removed sa presentation niya, yung mga unnecessary movements, kasi it takes energy to deliver kasi in essence. So konting polish, linis na lang. Speaking of linis, may lilinisin ba tayo kay Elda? Another pro media girl. My God, yes. Oh, God. Okay. The thing about the pro media girls, may machinery na gumagalaw for them, pero that does not mean na nagpapabaya sila. And nakita natin yun during the press presentation. Elda was very, alam niyo yung parang siyang sugar na refined. Okay. I like that. Diba? Refined sugar. Kasi hindi siya brown sugar. Refined sugar siya. Na alam mo ang linis ng... Parang wala akong maipintas doon sa performance yun during the press presentation. May tanong si Aaron Liaban. Ito, gusto ko itong tanong na to. Pero i-modify ko tanong very slight. Let's talk about the TCI girls. Hindi ko sila masyado nakikita na nagsusurface sa mga list. We don't really talk about them. Why is this? May tatlo silang... They need machinery to move for them. Machinery? Bakit? Eh, parang TCI na sila. Nandun na sila. Iyan, nandun na yung machinery na... Nandun yun. Pero yung the machinery of the social media na aspect, na ilako yung mga girls nila. Medyo kung wala, no? Kung hindi kayo gagalaw ng content, at least ako, nakafollow ako kay Anne. So yung mga paandar niya on social media, nakikita ko. Pero kung yung mga candidates themselves, medyo tataman-taman. Kasi on social media, pasensya na, hindi kayo mapapansin ng mga mipad ng katulad dami ng mga pageant media. Kaya madalas, ang may content ako is si Anne de Mesa. Kasi siya yung madalas na nagpo-post. Yun din eh, si Anne de Mesa rin. Yun. So, mahirap yung wala kang presence sa social media exactly, talaga. Kahit exactly. Malakas ka. Oo. You cannot rely on... At saka ganyan, ito pa. Isa ito sa mga nabanggit ko kay Chelsea na kapag nandyan na ang media, huwag mong hintayin na lapitan ka. Ikaw na mismo, mag-take initiative na ito, lumapit na. Ito, medyo chismis territory na to. Meron dito sinabi si Joey Andres. Hello, good evening, Joey. This is about Allison and Raed for Supranational. Sige, pag-usapan natin sila mamaya. Yeah. Pero, na-open mo na kasi yung media and covering. I-wrap up muna natin itong binibining Pilipinas chika natin. Kasi... Nagpa-blind item ka kailan lang. Yes. Nagpa-chock ka kailan lang. Ngumiwi kaming lahat. Oo. Akala ko nga madali na nga yung apparently hindi. Nadalian sila nung chinika ko. So, bigyan ko lang din kayo ng context. Kaya ko siya na-chichika ngayon kasi yung mga taong nagbigay ng tip na ganito, pinangalanan sila. So, usually kasi kapag may mga blind items na ganyan, parang uy, tita, sabihin ko sa'yo, wala masyadong pangalan. Kumbaga, bahala na lang kaming mag-guess. Mag-dig o kaya naman mag-research. Pero this time kasi, napangalanan tong mga Merlis na to. Hindi na natin ikikwento kung anong ginawa nila. Pero ano bang plano na ganyan? Kapag minsan may mga kandidata na nakakalimot, ano ba ang role ng media? Kasi nakwento ko sa kanila na actually tayo, pag nagka-cover ng Binibining Pilipinas, Miss World Philippines, even Miss Universe Philippines, kung meron man nag-cover sa atin, hindi tayo bayad dyan. Yes. Wala kaming bayad. Especially dyan. For Binibining Pilipinas. Okay. Wala tayong bayad dyan. So, dahil wala bang bayad, pwede bang umati doon sa atin ang mga kandidata? yun ang mahirap na natanungin, na sagutin. Kasi, okay. Una sa lahat, the pageant media are there through mid coverage. Okay. Hindi sila nandoon para makigulo lang. And I think nakakalimutan na ilang girls na yung simpleng thank you is something that we appreciate. Okay. Na nakakalimutan niyo yata na ang trabaho namin is to cover your event, not to be your personal, you know, slaves or personal photographer. Diba? Yun. Bigyan mo nga sila, Sir Jessa, ng context without dropping the names. Ano ba yung nangyari kasi, kay Atik Shona? Like for example, magpapakuha ka ng picture, tapos magre-reklamo ka pa, tapos
hindi ka man lang mag-thank you tapos lipat ka sa ibang photographer na kunan mo nga ako dito. Ah, so yun yun. So, ano mo yun yung, if ikaw ba yun? Bakit naman ikaw yun nabangga? Baka ikaw no yun. Ito, sabihin ko na ito. At first, may naghihinig na ako about a certain candidate na may attitude nga daw. Okay. Eh dahil favorite ko si girl, like ko yung mukha, like ko yung ano yung overall na ano. Sabi ko, hindi, baka siguro isolated incident. Pero ako rin. Every time that may event, may naghihinig ako from other pageant media. So pageant media ang nagrereklamo, hindi insider, hindi black boys, pageant media. Darating tayo dyan. Dito muna tayo sa okay. Pageant media. Okay. Kasi there's a lot of things to unpack here. So, nung hindi pa ako nakakaranas, parang okay lang. Parang ayaw ko munang maniwala. Okay. Pero nung first hand ko nang nakita, medyo rude si girl, parang ibang usapan naman na yon na parang, okay, yung rose tinted glasses, basag. Diba, no? Kapag paborito mo, medyo... Oo, okay, maghahanap ka ng dahilan. Oh. Yung idadahilan. Alam ko naman yung pinagtatakpan mo. kasi, there was this event, unrelated event to the Binibining Pilipinas. Ay, so taga Binibining Pilipinas pala tong umati. Na ang sinabi nung kasamahan namin na ang rude niya sa nagsiserve. Okay, so Merly number 2 to. Merly so, number 2. Favorite din natin yun. Ang hirap na for example, waiter ka tapos ina-attitudean ka, pagod ka the whole day, nakatayo pero ano pa. Yung... Parang bibigyan ka pa ng ganyan na... You saw that. You were there. I saw someone who was there, who was telling to dalawang media. But you were at that event. You were at that event. Okay, so... Right in that event, sinasabihan na ako. What was that? Was it sa isang table lang? Kaya hindi siya makalusot kasi napangalanan siya na sa isang table lang sila. Magkatabing table. Oh my gosh. So guys, kaya so, siya napangalanan. Kaya ang hirap mag gumawa ng excuse. Kasi okay. Kung isang tao lang nagsabi, parang ang sarap pa palabasin dito, labas dito sa kabilang tenga. Pero kung dalawa, tatlo na nagsasabi. Iba okay, na. Dalawa, tatlo. So iba na. I mean, GMRC, plain and simple, na kapag may tao na magpakatao ka na thank you yung abutan ka ng kahit na so hindi siya na thank you hindi rin nag iba pa yung hindi na thank you eh iba pa yung talagang rude ka sa ano sa rude talaga. So ang hirap lang kasi ang sayang kasi best value kasi, sayang so, sayang yung mata. And then, maybe it had to come out para kung sino man yung makarinig, kalampagin ko yung tao. Habang maaga pa. But how do you do that though? Kasi syempre sa mga tulad natin, ikaw at ako, we also have friends in the industry na hindi lang basta funny. So syempre, saan ba manggagaling yan? Tayo ba mga galabit sa handlers nila? Like, how do you navigate such... A delicate situation. It's so hard kasi I actually want to tell someone from the girls na team mm-hmm. about this. Okay. And I haven't had the opportunity yet. Pero once na ano, I would really want na kausapin kasi it's to the detriment of the girl na hindi siya na nasasabihan na yun na pala yung behavior niya. Na yun yung behavior niya. Okay. Kasi here's the thing, Tita. Alam na mga black boys. Oh my gosh, guys, the black boys are powerful. Yes. They're so powerful. Yun tayo mga nagre-report guys sa Exit. The thing is, nung nabanggit ko sa isang, Diyos ko, Lord. Yun ang sinabi, Diyos ko, Lord. Kasi nung nabanggit ko siya, during an event with, you know, some of the people in Binibini, mm-hmm. na may ganitong usapan. Sabi niya, nadig na namin eh. Ah, so alam na nila. So alam na nila. And then, tinanong ko, paano niya nilaman? Iko-complain din yung mga black boys. Yun ang sahat sa akin. So imagine this. Nagko-complain yung black boys. Kung yung mga black boys, oh.
nagsasabi na ganito, ay alam na pala nila, kahit na, kahit na hindi ko pala i-chichi. Pero Sir Jason, anong implication yan? Kung alam ng Black Boys na makakarating yan sa taas. So kung nakarating sa taas, anong posibleng mangyayari kay kandidata? Naku-call out ba si kandidata? Kasi yes, pangalanan na natin, very recently, Nicole Harleen Dudol was in hot waters because of that photo shoot, because of the response, because of the caption, because of na-pick up na ng lahat, because of the call out. So anong, wala tayong narinig sa Binibini? Although I heard na pinatawag daw siya, and then siguro kinausap, but you know, Binibini is very discreet. Pero ikaw na insider, tagong binenta talaga. Is there such a thing na kinakausap sila na medyo tinutuwid ang mga daan nila? I think so. Ah, meron talaga. I think so. Kasi I remember nung, di ba, there was a time na nagkaroon ng issue between a certain candidate na naging Miss Universe. Tapos, doon sa primer, nagkaroon ng issue with one of the girls who were commenting about her manner of speaking. Oh yeah, right, diba? Right. Na bigla na lang sa isang event ng Binibini si candidate, biglang pinull out para magkaroon ng like photo op with the one who commented, diba? Right, did we forget about that? So I'm sure, parang plinan siya kung ano man yung gusto at that time. Uy, sagutin muna natin tong si Serendipity Hill kasi hindi daw niya alam kung ano yung mga Black Boys. Sir Jason, the Black Boys, they are essentially the chaperones. Joke lang, nawiwiwi na ako. Joke lang. Okay, so the Black Boys are essentially the chaperones and parang protectors na rin ng mga candidates whenever they go out in public. They are the ones who will, what you call this, who will, kumbaga, sila yung nagbabantay din sa mga candidates if there are mga fans or mga tao na medyo rowdy or puprotekta sa mga girls if in case na magkaroon ng commotion. And the good thing about the Black Boys is that sila yung inaatasan para alagaan yung mga Binibini. Nakalock daw yung CR nila dito, ayaw kaihiin. So yun, yun yung importance ng mga Black Boys. And the thing kasi about the Black Boys is that everyone in the organization treats them, you know, as part of the, as integral part of the organization, kaya ano sila. Kaya yung kung ano man yung mga sumbong, yung mga feedback, nakakarating talaga. Kasi thank you. Iba yung ano eh, iba yung relationship nila with the organization. So yun. Insiders. Yeah. There's a question here from sa IG, Simply Lurker, sino po ang bet niyo for Miss International? Mahirap pa na magsabi kasi there are still several legs of the competition na kinakailangan namin tingnan before we can, you know, solidify kung sino yung magandang bet for international. But so far, yung mga front runners na very vocal with their, you know, with their choice na sana sa international sila mapunta, like Karen, like Gabby, like Chelsea, sila yung mga talagang tinututukan for those titles. Ayun, nawala yung ano, yung mga comment section ni Tita, hindi ko alam papalabas eh. Let's see. Okay, so going back to the ano, to the wala din po. Okay, Jeremy is asking sa pa-live ni Tita, Sir Jason, ano yung wala pa din pong preliminary ang BBP, right? Jeremy, here's the thing about Binibini Philippines. During if nakikinig kayo doon sa script na binabasa ng mga host nina Sam, Sampan, nina Hanad at saka ni Cindy during the press presentation, it was implied heavily na aside from the press presentation, the other preliminary parts of the competition, the Binibini Pilipinas competition, is the national costume show and the primer, the Parade of Beauties. I think namanggit ko na ito sa isa akong
blog post earlier last month or 2 months prior na ang mga events na kinakailangan pagtuunan ng pansin ng mga kandidata is the press presentation, the national costume show, the primer, the parade of beauties, kasi lahat ng mga yan scored ang mga girls. Okay, so klaro na tayo dun kasi really? Doon natin ikakabit yung question on Nicole Borromeo. A lot of people are really worried sa mabubutin yung scores niya. Yes. Kaya may chance pa talaga si Nicole Borromeo umangat. Kasi the other, akala natin parade-parade events, events scored na rin pala yun. So hindi lang yung press presentation yung the event that matters. There are other several events that tinitignan yung mga candidates. Okay. Tanong to ni Asher. Tanong dito kanina na nagpamiyakti sa akin. Umpisahan na natin yung Tucson Supranational. Yes. It's happening kakatapos lang ng preliminaries. I think a lot of people have a lot of opinions about it. Mag-start muna tayo kay Raed. So Raed, I think he did really well. Pasok siya sa halos naman mga competitions. Oo, pasok naman siya. Pero alam ko hindi ganun ka-smooth sailing yung kanyang bid for... Mas alam mo yan, Dita. Mas alam ko, pero pagtatakpan na lang natin. Mag-ano nila tayo, mananahimik nila tayo. So alam ko medyo may aberya ngayon, pero mukhang pina-plan siya na. Anong thoughts mo kay Raed? Kakain mo na siya. Sabi ni One Piece fan, Raed looks tired and old, okay? Sabi ni Chris, guwapo si Raed, but hopefully he'll smile naman. Sige Lou, pag-usapan natin yung controversy sa Jug mamaya. So kay Raed muna tayo. Standing, hindi na standing ang VIP Steve Teng. Although hindi ako nakabili, hindi kami nakabili. Nakabili kami ng ibang ticket, pero hindi, para siyang standing on hold, not naman really standing. Okay, balik tayo kay Raed muna. Ako, I like yung preliminary presentation na ipinakita ni Raed kasi parang hindi siya pangit yung pinakita niya. Pero hindi mo makitaan na parang ay last minute appointment, last minute. So hindi masyadong halata. Na last minute. Pero maayos yung katawan, maayos yung tindig, especially sa formal wear. Siguro laking bagay na may height, hindi tayo nawawala exactly sa height, no? Kasi dagdag problema pa sa atin. 6'3", at 6'3", tapos marami nakapansin na nag-buck up siya. Okay. Yung chest, very prominent dun sa ano. Parang F na F yung chest. Yes. F na F. Yes. Okay. Likable. Ayun. Grabe! May nag-screenshot ba sa inyo yan? Meron ba nag-record sa inyo yan? So, anyway, going back, I love the fact na... Kind of unassuming, no? Oo, at saka nakitaan mo na alam niya kung saan yung titingin dun sa mga camera para maganda yung rehistro. Although I would want na sana mas fluid yung transition ng mga smile at pa-fairs na look niya. Ay, smile at pa-fairs. Sabi nga ni Derek, permanent yung schmice ni Raed, kaya mukha siyang serious all the time. Pero no, hindi pag hindi siya nag-smile, pero may chance naman. Kasi ako naman, ang tinitingnan ko doon is the chest. Oo, aside from the chest. Papa, it's the fact na ang sinundan niya, ang pangit ng katawan. Grabe naman to, makapangit. Wala ba tayo medyo positive scripting naman? Sige. Nakakaloka naman to. I mean, yung sinundan niya, hindi ganun ka... physically fit. Ayun. Pero maklaro tayo, hindi to si Papi John na. Hindi sinundan na. Okay. Kasi naaway tayo, Chos. yung country na sinundan country niya. Ah, country. Grabe naman, no? Wala na. And then, ang ganda na, I mean, may fest si Guy na sinundan. Pero yung katawan parang... Ito mga dapat hindi nagla-live to mga to. Hindi pwede si Tita Meet nito. Pero front runner ba siya para sa'yo? Hindi siya front runner. Although, I'd be happy to see him make top 10, top 5. Okay. I think kaya naman trabahuin niya talaga yung closer interviews. Kasi, tingin ko maganda naman yung pinakita niyang performance. Ayan na, quotable quote ka na. It's likable for me. Nakuayang ka na, quotable. I am telling you, likable talaga siya. In person, ang bango niya tignan. Tapos, natangkad pa. Pero matangkad siya.
Bata ka na. I mean, 6'3". Tumingala ako. Chos, tumitingala naman ako sa lahat ng tao. Nung nagpa-picture ako sa kanya, parang kulang ang tingkay yan. Kinakailangan talaga tatayo ko isang box para lang, alam mo yun, shoulder to shoulder man lang kami. So, pagdating naman kay Ryan, medyo okay tayo. Okay, tayo no? Okay, pag-usapan na natin ngayon si Allison. Maraming nagtatanong kay Allison, maraming mga entries dito from John Rendell to FJ Diaz. Marami about Allison. Okay, first of all, umpisahan natin, bakit ba nilagay si Allison sa supranational? Kasi yun yung root ng pinag-uusapan natin ngayon. Ano sa tingin mo? I don't know kung anong reasoning ng MWP, because ako, I am very vocal to say na Allison would have been better had she been placed in a competition na may space, may gap sa oras, sa panahon para ma-work niya yung mga areas na kinakailangan niyang i-work on. That is why perhaps mas better suited siya for ano, for Miss Echo, dahil medyo matagal-tagal pa yung competition niya. Ang worry ko kasi with such a short time na preparation for Allison is that marami pa siya kinakailangan ayusin, especially on the presentation part. Okay, so for ako, klaro lang guys, ako physically okay na si Allison sa akin. Pati galaw niya okay lang. But lumalabas yung physical preparation, like wardrobe and how to model the wardrobe. At saka yung finding the best angles, like for example, yung katawan niya is very Ariella Arita na medyo square yung pero yung muscular, torso, and muscular fit. And fit. With Ara, if nakita niyo yung gown niya na yellow, the reason why yun ang pinili na gown para sa kanya kasi cinched yung waist. Saka parang yung eyes mo nagmo-move sa contours ng katawan niya. Yes. Kaya naman yung gown na ginamit niya, it was really the wrong choice of gown for her body. Let's talk about the gown kasi feeling ko there isn't lahat any tayo. Gown, no? Ako wala na ako masyadong hahanasin kasi okay sa akin yung swimsuit presentation niya. As in, dun talaga siya nag-glow for me. Dun ko talaga siya naisipan na may laban si Allison, lalo na pagdating sa swimsuit. So, tapos yung choice gown, of swimsuit niya, may konting corte. Tsaka may cut-out kasi, so umikot yung mata mo. Uh-oh. But the gown, I personally like this gown. But not for her. But it's not for her. And totoo naman, because the gown was actually made for Bea. Yeah. And Bea's proportions is different from Allison. Yes. Now, I heard medyo hindi yun yung tamang fit for Allison. Yeah. So my next question is, bakit niya pinilit ipasuot pa rin kay Allison? Hindi naman sakto yung fit pala sa kanya. The gown siguro ni... Well, let me find someone... Pero yun nga eh, could a gown make or break you sa competition? May ganung ano ba tayo na gown lang to? I think so. Alam, kasi, let's talk about yung gown ni Lalela. Diba? Oh my God! It was so dragalicious. I loved it. Everybody loved it. Uh-oh. I mean, may important scoring din with the gown eh. So, siguro yung ginamit ni Ashley na pula nung MWB, yun ang pinagamit that ni... That red, kay Allison. Siguro, lahat tayo natuwa. Wait, Leo Guard, nung nakausap ko si Allison, so, sabi naman niya nag-agree naman siya sa mga observations natin. Hopefully, mag-change siya ng gown. Mag-change daw siya ng gown. Tapos ang sabi niya sa akin, tita, it will have more cinch. So, just like you, I am really hoping for a Marachua. Because ang dami na niyang Marachua na dala doon. At kung ang... hindi niya ginamit. Kaya nga, di ba sinasabi natin, pagdating sa prelims, doon ka na magpasabog ng gown mo. Para chinchin ka na lang ng finals. Well, siguro affiliation, siguro connections din. Kasi alam mo naman, Libiran medyo nagsisurface ngayon. Maraming Libiran gowns sa beauty pageant. Siguro nang hinayang hindi gamitin. But anyway, moving forward, kung makapasok si Allison, I'm really hoping na... Change yung, brighter color. Kasi parang nagpa-pop yung smile niya like sa brighter color. On her. I like reds and orange and yellows. Talagang sobrang bright sana. Yung highly saturated colors. Oo, para kasi naging starter kit ngayon yung mga Libiran gowns. Not na ano ah, kasi magaganda naman yung gowns. Kaso lang, na-associate ko rin kasi siya kay Bea. So parang nahirapan akong tingnan yung Libiran gowns sa ibang girl. At saka, the cut itself is very unforgiving for a ano for a girl na mas ano mas
mas maskulado. Pero di ba, hindi ko nga naisipan na ano, mahihirapan si Allison i-carry yung gown na yun kasi she's very fit, payat, and then of course, ballerina pa. So, iba yun kasi lang. Yung body type ng mga ballerina dun sa mga body type like Bea na modeless. Modeless. Na akala natin payat-payatan hindi, lang. Hindi, so, pahaba. So, hirap daw yata sila na, kaya nakita nyo medyo, ano ba? Hindi naman sa masikip eh, pero iba talaga yung tabas ng cut ng damit, parang ang taas na dapat sana yes. For a certain torso lang. I'm sorry, very technical, pero yung, alam niyo guys, yung mga boobie cups, like yung cup sa bust, tapos yung mga boning ng damit, kung medyo tumataas yun at hindi nasasakto sa waist, hindi nasasakto sa rib cage. Ibig sabihin, hindi tama yung proportions. Hindi tama. Okay, since nabanggit mo na rin yan, yung katawan kasi ni Bea, she has a very short torso and very long legs. Long legs, yes. With Allison, halos pantay lang yung haba ng upper and lower torso niya. So, which means that cut pa lang nung gown, which is made for Bea's proportions, hindi na talaga maganda ang dating kay Allison. Kahit na sabihin mong pareho kayong 24 na waistline ninyo, kung ang yung shoulder tip of the neck down to the natural waist is sabihin natin 23 for example kay Bea tapos 25 kay Allison, laking diferensya noon. So hindi siya talaga mag-fit ng maayos sa katawan ni Allison because she has a longer torso as compared to Bea, and that's evident doon sa gown na nagmukha siyang punggok dito tapos ang haba ng paa. Kaya talaga importante yung presence ng stylist. Yes. Kasi nagpo-pull out lang naman kayo ng mga damit sa designers eh. So yung next step is nakalatag na yung mga damit, alin doon yung pipiliin nyo para mas mag-fit doon sa kandidata. So yun lang kasi naman yun. Kasi nasasayangan ako kay Allison. Nanginayang din ako sa kanya. Pero there's so much promise and gusto ko, pag nakikita ko sa Allison, pag nakikita ko sa kanya yung female version ni Park Bo Gum. Oh my God. Ang cute, no? cute. Ang sa akin naman sa ganyan, yun nga medyo, nandun ako kasi nagpupuyat ako for Allison. Nakikita ko yung interaction. Hirap even ako na kumuha ng support for her. My God. Eto, mag-splok na naman siya kapag ganyan. Hindi naman splok. Pero, there is a wasted opportunity here from the org na i-build up nyo naman si Allison. Medyo sama ng loob na lang to ng very slight. But I honestly feel like we're doing so much of the work. Rather than the work? I know. I'm not saying just Miss World Philippines. Well, Binibini is doing okay. But even Miss Universe Philippines, like... Parang tayo ang gumagawa. I-open na natin yun because we're reaching more than an hour. Very quickly, let's talk a little bit about favorites muna sa Supranational. Sino makaka-clinch ng crown na to? Lalela. Okay. And siguro ipapasok ko pa rin si Vietnam, si India. India, come on! Ang sexy ni India. Ano nangyayari sa buhay natin? Wait lang. Nag-alarm na. Grabe yung India. Saan ang galing yun? Pumunta ka ng Miss Universe. Ganito. Dahil subaybayan ko kasi yung laban ni Harnas sa Miss Diva. And one of the girls na very popular for Miss Diva at that time was Ritika Katnami. Ako, hindi ko type yung beauty niya eh. Kasi parang mahihirapan ako hulihin kung Indian o Southeast Asian ba to. So, at that time, I was favoring other girls in the competition aside from Harnas. Pero, nung preliminaries, sabi ko, oh my God. Yan ang galawang Supra. Hindi, tsaka guys, yung katawan. At yung katawan. Yung Vega naman, guys. Kaya, Republic kaya is also pretty pretty. It made sense for me that they crowned Ritika for Supra. And kita mo naman, swimsuit pa lang, pasabog na si girl. I'm not that a fan of the blue na gown, pero ang sabi sa akin ng isang Indian friend, was that magpapalit siya ng gown. Yeah. Feeling ko magpapalit naman. With all the bato and bling. But you know, I really like her blue gown because it reminded me of the Giorgio Armani privé na sinuot ni Anne Hathaway. Yung ganung electric. I would have preferred a more pinkish tone for Ritika. Na kung ganun din lang na ano, tapos
mas may boning siya on the side para kita yung bube, yung kurbata. Bube. Ganyan. Mention ko na rin kasi alam naman natin medyo may bad blood. I actually like Indonesia as well this year. Mukhang ayaw mo. Nag-iba itsura niya but I like Indonesia as well. Malaysia is lumalaban for me, I like also. Malaysia. Cambodia, no? My gosh, laban na laban si Cambodia. Ang Asians laban na laban this sobra. Year. Parang competitive sila hanggang Miss Universe. Pero let's not also forget Czech Republic, Europe. I mean, FES. Mukha siyang villa. I mean, pagdating sa mga Europeans, yes, na blandita, ang benchmark ko yung mga villa sa Harry Potter. Yes. Okay, sabi ni Clean Game, message ni Allison, I ask only for your support, kind words and prayers. So, I think na-let out na natin sa system, yes, natin, i-let go na natin, wala na tayong magagawa dyan. So, ngayon, kapit na lang and kapit na lang and then trust na baka naman pagdating sa Q&A, ma-charm lalo, yes, ni Allison. I think naman, we are very sitting comfortably with Allison sa Q&A na part. We don't have to worry about her on that. Ano ba? Naiihina naman ako. Ikaw muna dito. Okay. ano? Gigil ako kay... Ay, wait lang. Mahirap sabihin tong sinabi ni ni John Rendell. Lipat na lang tayo yung ng ibang comments. Okay? Wait lang. Ano yung may nag-mention dito? Yung... okay, Cambodia, Haji Yev said na Cambodia for me is a revelation si Miss Supra, lakas ni Lela, ala Naomi, next year we need a fierce Pinay. Okay, may nag chichi kasi sa akin na ang apparently ang hinahanap ng Miss Supra is medyo traditional na iba na daw, iba? But looking at the candidates right now, parang hindi pa rin, no? Yung malalakas na girls, yung pa rin, no? Kaya siguro it made sense na parang nag-hold back sila Thailand. Oh, right. Hindi sila masyadong fits in us this year, no? Okay. Hindi sila, I mean, para Uwanich is one of the girls na alam mong pag-romamp on stage. It's on. Ay, Mauritius also is beautiful. I agree. So actually, malakas for me itong Supra ngayon. Medyo marami tayong pagpipilian. Pero i-wrap up na natin to kasi medyo nag-over na tayo. And let's devote the last leg of this live to Celeste Cortese of Miss Universe Philippines. Alam ko na may nagtanong kanina on how we feel about Miss Cortese establishing her YouTube channel now. Will this help? Ano bang purpose ng YouTube channel na to, knowing na medyo hinahanap siya sa social media? Okay. How do you feel? Come on! Ako, go where the community is. Okay. I don't think that they are right now in YouTube. I think they're still in Facebook and Instagram. Okay. So, it's okay for me na magbuka siya ng YouTube channel niya, pero wag naman niyang pabayaan yung Instagram at yung Facebook kasi nandun ang karamihan ng mga pageant fans. Nandun yung mga groups. Nandun yung mga communities of mga fan pages. So, huwag niya pabayaan yun. It's okay kasi lang, it's okay to add, social media networks and accounts like YouTube and TikTok. Pero huwag niya pabayaan yung area kung saan nandun yung fan base, nandun yung fan support. Yun lang. Sabi ni Jeremy, right now medyo may umay factor kay Celeste, nawawala yung momentum sa True Lang. Sabi naman ni Clean Game, for Celeste, conversation skills na lang. Ilas natin yan, Cholo, yung question mo about Jag. But for Celeste Cortese, medyo nagulat din ako na meron siyang YouTube channel. Sa akin siguro, maybe it's part of her game plan na tahimik siya. Okay. Para mamiss siya ng mga tao and then magpapakawala siya come near the Sabi ni Hera G, pwedeng makatulong kay Celeste Cortese ang pagbablog para ma-boost maybe yung confidence niya. Maybe, pwede. I hope mag-guest siya ng mga talk show para mas mahasa yung pagsasalita, yes, niya. Ano bang magandang nito? Ano bang magandang direction nito? Ang maganda kasi sa YouTube is that perhaps gusto nilang sanayin siya na magsalita. That's why she has a YouTube channel. The downfall there is
kung YouTube ka lang ng YouTube, tapos mapabayaan yung main channels where there is actually engagement with the fans, yun yung nakakatakot. Kasi balansehin lang din, siguro. Medyo nasusokot kasi ako kapag medyo unregulated yung mga content. Social media platforms. Kasi di ba dapat ngayon medyo nag-iingat tayo, baka naman sa sobrang saya, sa sobrang harot, may nasabi ng may nasagasaan na, na parang cultural kemi-kemi na sensitive. Pero naging bread and butter ng mga vloggers like you and me yung nag-i-interview sa mga girls, and then this time the girls are already putting up their own channel. Sa tingin mo ba magkakaroon ng parang admin or vlogger involvement dito sa channel ni Celeste Cortese, or sana, knowing Miss Universe Philippines, sobrang back off tayong lahat dito? Sana merong mag-regulate. Para hindi naman masyadong masyadong pabaya ang labas. Kasi there are things na people who grew up in the Philippines would know na ay no-no tayong pag-usapan nito ganyan. Diba? Unlike Filipinos who grew out outside of the country na hindi ganun ka-sensitive sa mga small nuances of what you can say out loud and what you cannot say out loud here in the Philippines. So, konting, siguro not regulate, but guidance lang siguro. Okay. No? Na-mention naman dito kanina, Benjamin, palagay ko for money lang yung YouTube, wala namang malalim na dahilan, sayang din kumbaga. Well, ako naisip ko rin naman yan. It's profitable, kahit na iwanan mo lang siguro dyan because of yung reach niya, mamomonetize din naman yan. So, might as well use your time na magtapon ka ng content sa social media. Okay, chances of Celeste Cortese, malakas ang P group, malakas yung mga nakokoronahan ngayon, but P group in particular is malakas strong. With Thelma Madeira being crowned as... Yeah. Eh, kapag-match din niya sa Miss Earth yun. Tapos, pareho lang silang top 8. So, pero tinitingnan ko kasi, syempre, ilang taon na nakalipas. Tinitingnan ko si Celeste. Ngayon, tinitingnan ko si... Medyo nakakita na ako ng... Well, age is already there. Pero, kapag side to side mo sila, Sir Jason, parang mas fresh for me si Celeste. Si Celeste, yes. May ganun ba? May ganun ka bang na-feel? Oo. At saka maganda yung transformation ni Celeste from Miss Earth to Miss Universe. Ako naman, Jay, hindi ako masyado natitinikan naman kay Peru. Nasisindak ako sa physique ni Miss Peru. Pero... Si Blonde. Oo, si Blondita. Blonde, na para si Gabriel Reese from back in the day. Yes. Malang matangkad, malaking babae. Hey! mas natatkentin ako kay Colombia. ako. Team Colombia naman din ako. Oo, parang... Mukhang gusto rin siya ng org ngayon. Ay, aside from that, alam niyo yung story niya na from Senorita Colombia, gusto nilamay niya po, makakaloka, diba? Ayun talaga, umefort talaga. So, give ko naman. Okay, huling issue na itatako natin, pasensya na kayo guys, medyo gabi na rin, kailangan ko na rin umuwi. Yes. Thoughts daw sa MUT, sabi ni Dustin, Bartagulan sila doon, nakakaloka sila. Bartagulan sila, pero... Ewan ko, Kebs. Parang wala akong energy na mag-cover ng mga ganap sila. Mas Bartagul sa akin nung time nila. Emmy, yung time nila. Simbi, sobrang tangkad na nag-Beyonce. Si... Miri Sorn. Miri Sorn. Mas Bartagul. Pero ngayon, sa tingin mo ba, sure crown na si Patra Porn? Or... Hindi din eh. Hindi pa rin. Hindi pa din eh. Kasi nandiyan si Nicoline. Parang hindi ako masyadong sold kay Nicoline pala. Like, sold ako sa kanya noong mesulang. With Nicoline, kaka na sa ano, sa Q&A. Sa kudaan. Okay. Pero sa mukha, parang pwede rin Perpetua Smith. Sa, ano, ay, gusto ko rin naman si Perpetua Smith. Diba? Parang I don't see a frontrunner emerging yet from what I've even seen so far. Even with Patra Porn, they're back? Kasi kung talagang talagang gusto siya ng org, di sana hindi na siya nilaglag ng umpisa pa lang. Makakasama sa drama-rama nila yun. Pwede din. Okay, pag-usapan na natin to, si Madam ba daw magpapakita? Palagay ko hindi mo na magpapakita si Madam. Oo. Pero nandito siya Pilipinas. Nandito daw. Okay, huling chika natin, kwento naman natin itong nangyari daw sa Jag Views. May idea ka ba dito? Wala. Ang pero, idea ko lang, parang may isang sleeper girl na sobrang taas ng views. Na nahigitan pa daw si Budol. Eh, alam naman natin ang benchmark natin si Budol. So, how do we feel about this? Do we treat it as like, well, sorry sila, ang daming views nung isa. Or...
tataas ba yung kilay natin? Nag-magic-magic ba siya? Ano sa tingin mo? Sa akin, there are 10 spots that we pagpipilian because of the views. Uh-huh. So kung nag-magic yung isa, it's up to the judging na organization to verify kung bots ba yung nag-likes or hindi. Is there a system right now? Because I really don't know. I don't know as to well. To detect kung may mga bots, keme-keme ba? I don't think so. Kasi sinasabi nila, pag i-click mo daw yung mga likers, na-direct ka sa mga profile sa ibang bansa. Ah! So, pwedeng paid ano yun? Kasi sa social media kasi pwede kang mag-hire na may mag-like for you. Talaga ba? Bakit yes. Hindi ko nangisip yun? Bakit hindi na tumataas yung mga followers ko? Itong mga to, sila-sila na itong araw-araw. Linggo-linggo, hindi na tayo umusad, guys, sa 50,000. Tayo-tayo na to. So, meron. Meron. Bayaran na natin yan, yes. Ang problema naman doon, kapag na-detect ng IG, yung nangyayari sa iyo na nagpapadagdag ka lang ng likes, pwedeng ma-suspend yung account mo. Yun naman pala. Yun ang yung problema. So siguro kung may ganyan, sorry na lang yung mga tao pero, na nagreklamo. Ang mechanics naman ng JAG, kahit na pumasok ka sa top 10 by auto likes or auto votes, pag nasala, pag ang mali mo kung yung malakas, napasama sa 10 at yun ang natipuan ng mga judges at the horn. Bye-bye din. Parang nagtapon pa lang ng pera sa wala. Tama. So, ano yun? Parang... Salamat, Hera G. Si Hera na nag-subscribe para umabot na tayo sa 50 million. Sobrang tagal na natin sa kalagitnaan ng 40,000 plus. Diba? Ayun. Ano pa ba? May pa ba tayo? Meron pa ba? Napag-usapan? You can talk about Indonesian pageantry. Mag-grow ang followers nila. Oh, okay na yun. Kaya na nila yun. Kaya na nila yun. Parang feeling okay ko. Masaya na tayo dito. Yun. So, we're wrapping this one up. I will see you this coming Saturday. Wala ako doon. May VIP seat ako, pero wala ako. But please, medyo lagyan mo na ng bag yung isang upuan mo doon. Para tatakbo na lang ako. Sige. Media. Okay. So, guys, maraming salamat sa inyo. Medyo gabi na ako dito, but there are 868 of you watching right now. Maraming salamat. Top 5 natin. Naku, saan ba to? In general ba to, Asher? O antayin natin sa NatCo. So, just to let you know, yes, I will be there for the NatCo show. Nandun din si Kian, yung aking videographer. Yeah. So, we'll see. Baka makakuha tayo ng mga BTS keme-keme. May ticket na ako sa... Binibining Pilipinas, hindi nga lang ako nakakuha ng VIP ticket, hindi ko kinaya guys ang powers ng SB19. Meron lang akong okay naman na seat feeling ko, but naka-secure ata ako ng room sa Novotel. Mm-hmm. So, more live, more fun tayo, pang mayaman ng ating background pagdating ng mga linggong yan dahil nasa Novotel ako. Kasi balak namin ni Papa Ron bumili ng halaman. At kasi nilis sa Cubao, andun yung halamanan. Yung sabi garden. Ni Papa Ron, bili tayo ng halaman. Sabi ko, sige, may lugar tayo pang bili ng halaman. So, thank you so much, guys. Thank you, Sir Jason. Thank you. Eto po na to. Uh-oh. May lalafangin pa tayo. Gutom ka ba? Okay lang. O, makalukang mo tayo, Jocks. Bye! Thanks, bye, guys! Salamat! Ayan. End na rin ako ng live ko sa Instagram. So, thank you sa mga nanood. Ayan. Salamat! Salamat sa lahat. And good night. Sana nabusog kayo. Ang daming chismis. Ang daming splinok. Bawal isplok, pero splok ng splok. Hindi po. Hindi pinapag-live itong mga taong to eh. Kapag nakasagap ako ng panibago, magla-live tayo para ano, para let's do may more sampino na tayo. Marunong tayong magtago ng mga pangalan. Yes. So, ay, congratulations sa mga nilalo ng Century Super Buzz. Ando yes. Si Papa Kirk, panalo na si Papa Kirk, at saka si Mother Christelle ng ganda-ganda. Yes. Sana nabusog kayo sa chismis kasi di ako nagsisplok, siya nagsisplok. Wala tayong magawa doon. Bye, guys. Bye as well. Bye-bye. Do you want to stop streaming? Yes, I want to stop streaming. Yo.